So this is Bali. Walang high-rise buildings. We made it to our next accommodation. So ito siya guys. May pool. At least sa vlog na to, diba, nagkaroon kayo ng glimpse kung ano yung itsura ng Seminyak and Canggu. So from Seminyak, nandito tayo ngayon sa Canggu. So this is the massage experience in Bali. Pag nasa Bali kayo, try nyo na guys magpa-massage. Unang bunga talaga sa atin, nung first go-check ride natin, yung driver, sabi niya, Balinese massage talaga is good. So we have to try it now. Guys, may pa-beach. Malapit sa ating accommodation. Hello guys, good morning. This is Dave, the Kuripot Traveler. So it's a Sunday here in Bali. And mag-check out tayo today. Grabe, late na ako nagising. Kasi nag-party pa tayo kagabi. So for today, ang plan lang talaga natin ay mag-spa, Balinese traditional spa na nabook natin via Klook. Okay, ang saya kagabi, my gosh. Actually, solo traveler ako today. I mean, solo traveler ako for this trip, but we've met amazing people na nakasama din natin sa party kagabi. Actually, nakasama natin sila sa Nusa Penida. Join in tour kasi yun. And then we clicked, and then I decided to join them for the nightlife last night in Atlas. So that's the biggest nightclub here in Bali. So tara, bahala na. Wala tayong plans actually. Talagang ano lang talaga, Balinese massage. And then bahala na for the rest of the day and the trip actually. Yun pa yung isipin natin kung ano gagawin natin dito. Kasi 7 days tayo. May lang araw pa tayo dito sa Bali. Kaja! And guys, ayun. Kung kayo ay magkukorea. Kung kayo mababali or mag-travel sa Philippines or ibang bansa abroad, you can book your activities via Klook. Makakamura kayo. Okay, and you can use my promo code. So tara, ito yung aking hotel. Nabook natin to sa Klook din. Ito. Ay, sorry. Medyo makalat. Oh my goodness. Guys, so tapat lang pala ng hotel natin yung spa. Nakakaloka. Akala ko, i-go-jack ko siya. O yung go-jack yung mga trike. But apparently, it's just in front of our hotel. Nakakatuwa. Yun na siya. So here's our order guys. The potato salad. Ang aesthetic. Ang aesthetic din ng place. Kain na tayo. Dahil tayo pa'y gutom. Magaling araw na tayo. Nakauwi kagabi. We deserve this. Ang sarap. Heaven. And ang lutong. Malutong. Toasted na toasted. I love it. So ito, yung 50,000 natin, may mga additional charges pa pala. So naging 63,525. So around 230 pesos ito. Let's go guys! Ganda ng location ng hotel ko dito sa Seminyak ko. Ang kabog naman. So this is a hotel, tapos yung spa natin ay nasa taas. Ang ganda naman dito guys. Let's go, ito na siya. Natin to sa Klook guys. So around 900 pesos? 700? I forgot. Guys, pati yung CR ng spa. Toilet ay aesthetic. Ganda. So guys, this is 1,900 if dito kayo mag... if directly kayo dito sa spa ang kukuha ng massage. Pero kung sa Klook guys, 1,000 plus... around 1,000 pesos lang. Okay, so mas nakamula kayo pag mag-block kayo. Tapos meron dito ang pa-ginger. Do I drink this now? Okay. Delish. I'll feature you in my vlog. Hey, Morni. So you'll be the one to massage me this afternoon. Alright? Okay, I'm ready. So this is the traditional massage. Balinese traditional massage. Experience natin siya today. Ganda. Aesthetic. Wait lang, binigyan tayo ng underwear and we'll wear kimono. Grabe! Super relaxing. Although may masakit na part kasi may hangin daw. Pero overall, 130 minutes solid. Tapos again, grabe yung discount na nakuha natin kasi 1-9 siya sa kapag magbabayad kayo mismo dito. Tapos
ano lang, 1,090 sa puke. Ito yung itsura nung paglabas. Let's go. Buti di umuulan. Ayan, nasa rooftop tayo, guys. So, this is Bali. Walang high-rise buildings. Ayun. Actually, sa ubod, guys, since nandun yung mga maraming temples, bawal dun yung 3 stories pataas na building. So, hanggang 3 stories lang yung max. Ito. Welcome to Bali. Guys, naliligaw tayo. Hindi ko alam saan napapunta sa exit. Saan yung pinasukan natin kanina. But, napadpad tayo dito sa may swimming pool. Ganda. Abang tayo ng Gojek, guys. Mag-ano na tayo. Motor. Papunta sa ating next accommodation. Which is a hostel, guys. Hostel. So, comment ko pala sa baba yung link ng different activities and hotel na binook natin dito sa Bali. Pag nasa Bali kayo, try nyo na guys magpamassage. Unang bunga talaga sa atin nung first Gojek ride natin, yung driver, sabi niya, Balinese massage talaga is good. So, we have to try it now. So, ayun, natayin natin siya. And it's really good. Gusto ko matulog. Do you have a lot of guests now? Hello? A lot of guests now? Yeah. Oh yeah, it's nice. Ito, punta na tayo sa room. Ah, this is the toilet. Yes. Okay. Very Greek ang kanyang style. From our hostel here in Canggu, Bali. Guys, ang ganda. So this is COS1 Hostel and this is one of the most beautiful and most popular hostels here in Bali. So very Grecian yung kanyang vibe, yung kanyang architecture. So ito guys ay 1,500 per night and yung rooms ay for sharing. Itong aking room, good for 8 people and ito mismo yung kama ko guys, yan no. So may magandang view ng pool. And this is a social hostel. So kung makikita nyo dito ay may social area. And in fact, every day, 9 a.m. ay merong meet and greet with other travelers. Ayun ang ganda guys. Ang relaxing. Pwede kang mag-swimming dyan. And may bar doon where you can drink. Alright, so nakapag-check-in na tayo guys. At na-explore ang ating hostel, pangalawang accommodation. Ngayon, labas tayo and tingnan natin yung surrounding areas dito sa ating hostel here in Canggu. So, welcome to Canggu! I'm not sure where to start. Pero I think this is the main street here in Canggu. So yeah, this is the main street of Canggu. And may mga restaurants and mga shops where you can go shopping if may budget kayo. So yan naman ang center ng accommodation natin. Dami din talaga ditong accommodation. May homestay. Ayan. Tapos tinitingnan tayo ni Kuya'ng naglalakad. Nakita siya na nag-vlog-vlog. Na parang sungang nagsasalitang mag-isa. Tsaring. Saya! Saya dito sa Canggu. Oh, ayan. Umilaw bigla. Ito may mga stalls for shopping. May money changer. At kung ano-ano pa. I think the difference between the shopping street of Seminyak and Canggu. Nasa Canggu tayo ngayon guys, okay? Ang difference is, mas maraming, I think, ganitong oras, mas maraming sasakyan, mas congested yung Seminyak. But here sa Canggu, madaming shops, madami din namang shops. I think mas, yung na-experience ko ha, sa Seminyak and Canggu,
mas ano to, mas maraming shops pero mas konti yung ano, yung mga sasakyan. Hindi siya ganun ka-crowded din. Great guys, may pa-beach malapit sa ating accommodation. Look. Nice, char. Grabe guys, natutuwa ako. Canggu is surprisingly good. It exceeded my expectations. Alam niyong mas laid back siya sa Seminyak. Pero ang daming magaganda, daming shops, daming restaurants. And this, the beach. Although wala yung mga may payong-payong, di ba? But the vibe here is different. The laid-back vibe. And it's a mixture of locals and tourists. Ayan guys, malapit na naman maggabi. Palakad-lakad lang tayo dito sa Bali. So at least sa vlog na to, di ba? Nagkaroon kayo ng glimpse kung ano yung itsura ng Seminyak and Canggu. So from Seminyak, nandito tayo ngayon sa Canggu. And it has been a relaxing day kasi nagano tayo, nagmassage and nag-check-in. After check-in, nakapagpahingatan rin naman tayo sa ating magandang hostel na nabook natin via club. So ito lang naman yung gusto kong gawin sa buhay. Maglakad-lakad, work-life balance, magtabaho, and then magbakasyon. Diba? So I feel independent, lalo na ngayon na ano tayo, na solo traveler. Okay, so guys, ano yun? Here from Bali, this is Dave, the Kuripot Traveler. Let's live our best lives. Bye-bye!